Request kasi ng chord. Yung binali ko. Yes, ma'am. Kanta ko. So, ngayon, kinaubaya sa akin ni Luchi na ituro na rin sa inyo kung ano yung talagang chord. Actually, hindi siya chords eh. Kung ano talaga yung ginamit dun sa mga kanta ni Luchi, lalo-lalo na yung binaliwala. Kaya ito, ito yung totoong chords ng binaliwala. Kung sabihin broken na, ako, broken din kasi yung mga broken chords. Broken din yung chords ko. Ngayong araw, hindi natin kasama si Luchi. Umalis na siya kasi nagpe-prepare siya para dun sa shooting ng music video mamaya. And mga 1 PM, yan, mga 12, pupuntahan ko na siya. And then nagpe-prepare na rin yung team namin para dun sa shooting mamaya. And then ngayon, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ba talaga yung chords ng binaliwal. Maraming lumabas ng mga tutorials pero wala pa yata doon yung talagang nakakuha ng totoong chords. Or tama yung chords pero may sikreto kasi sa gitara itong kanta ni Luchi na binaliwala. Sabi nga ni Luchi, yung kanta niya is pang broken. Pati yung chords niya is broken. Ang tawag doon sa mga chords na hindi natin nawala sa mga chord chart is broken chords. Yun yung may ibang nota tayong pinipindot. Kunyari, sa D, ang nota ng D is D, F sharp, A. Pag broken chords, may iba pa ulit siyang nota na pinipindot. Maliban doon sa tatlong nota na yun. So dito, may dalawang notang dumadagdag doon sa mga chords niya, which is constant yun na dumadagdag. Na yun lang, kahit anong... Kaya ganun din yung ginawa ko dun sa piano part niya. Yung dalawang nota na yon, lagi siyang naririnig. Pag tinanggal namin yun, parang may kakaiba doon sa kanta. Parang hindi lapat na lapat dun sa boses ni Luchi. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ba talaga yung sikreto sa gitara ng kantang Binaliwala. Huwag niyong babaliwalain to kasi ito yung sikreto ni Luchi sa Binaliwala. Pero bago yun guys, meron lang ako isang tip sa inyo. Eto. Ayan. Meron na pala ako ng buksan. Kakarating lang nito. In-order ko siya nung parang last week yata. In-order ko sa Lazada. Ayan. Para sa mga gitarista, yung iba na nakakaalam, alam niya na kung ano to. Pero sa mga hindi nakakaalam, ayan, kita nyo, parang maliit na unan, di ba? Ayan. Tapos may strap. Ang tawag dito is fret wrap. Ano bang ginagawa ng fret wrap? Ang fret wrap, ito yung nag-mute dun sa ibang tunog na hindi natin kailangan sa mga gitara natin. Example, yung mga vibrations na natitira na naiiwan, yung sustain na hindi natin kailangan dun sa ibang strings na naka-open. So, ito yung fret wrap. So, importante ito lalo na dun sa song na binaliwala. Kailangan ng fret wrap kasi may mga open strings dun. Ito. Ang fret wrap, ganito siya. Dito siya nilalagay. Yan. So, dalawa yung in-order ko kasi kailangan ko din sa ibang mga gitara. Pero dati, gumawa na ako ng ganito ng fret wrap pero hindi siya ganun ka-effective kasi ito parang may una na maliit. Diyan nilalagay ang fret wrap. Yun, medyo na nawala yung pagkaringin nung first string sa kanong. Masyadong ringy kasi yung E sa kanong. Okay, medyo nabawasan. Ayan, pag mag-open string tayo, mas malinis na siyang pakinggan ngayon. Lalo na sa recording, napakalaking bagay ng fret wrap sa recording. Madalas na nakikita natin ang fret wrap sa mga bass guitar. Kasi yun yung talagang sobrang vibration. Pero maganda rin siyang gamitin sa mga acoustic guitar, lalo na pag sa recording. Ayan, ito yung ginagamit namin. Mura lang yung fret wrap, para nasa 200 plus. Sa Lazada pwede yung bilhin. Para gumanda yung lalo yung pinta. Okay, balik tayo doon sa binaliwala chords. Kung titignan natin, ang totoong chords ng binaliwala is B-flat. Diba? Ayan, B-flat ang totoong chords niya ng binaliwala. Pero dito niya ginagawa. Dito. Diba?
So kung gusto niyo makita yung pagkakasunod-sunod ng chords, may mga tutorial pa naman na iba dito na lumalabas. So, tama yung mga chords nila sa B-flat nila kinuha ngayon. Tama rin yung sequence ng mga chords nila. Kaso lang, itong sasabihin, itong ituturo ko sa inyo, ito talaga yung sekreto ng Binali Wala. So, B-flat tayo, di ba? Kasi parang B-flat 9. B-flat 9, tapos D minor 7, then E-flat 9, then F. F7. Okay, tapos punta tayo sa G minor, refrain, G minor, then F. Then E-flat. Si Ducci, hindi niya alam ang mga pangalan ng mga chords na yan. Natuto siya mag-gitara hindi dahil sa chord chart. Natuto siya mag-gitara dahil sa tenga niya. Which is, meron siyang perfect pitch. Swak na swak yung ginagawa niyang broken chords dun sa boses niya. Kasi kung ano yung lumabas na tunog sa gitara niya, kaya niyang sundan kaagad ng tono sa boses niya. Okay, kailangan natin ng kapo kasi nakakapo 3 yung song. Okay, so kapo 3, yan, ito lang pinipindot niya. Yan. Tapos, sa D minor niya, yung dalawa lang din. Tapos sa E-flat niya, dalawa lang din sa baba. Yan. Yan lang ang pinipindot. So, naka-open string na karamihan. Open string na lahat. So, parang power chords. Para siya naka-power chords, pero lahat ng string, ini-strum niya. Yan. Okay. Kung mapapansin nyo, pag naku-open string tayo, parang iba yung tunog. Parang may pagkasintunado, di ba? Parang wala sa tono. Pero ang totoo niyan, ang wala talaga sa tono, yung gitara ni Ducci. Wala sa tono yung gitara ni Ducci. Ayun, nung pagdating niya dito, tinugtog namin yung sabi ko, yung gitara mo pala talaga yung wala sa tono. Kaya hindi talaga matutugtog yan ng kahit na sino. Bakit wala sa tono yung gitara niya? Kasi ganitong ginawa niya. Hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa sa gitara niya noon. Siguro lasing lang siya noong mga panahon na yun. Ang standard na tuning ng gitara natin is E, A, D, G, B, E. Yung iba, nagda-drop di tayo sa dito sa E, sa 6th string, di ba? Pero sa kanya, nag-iba siya ng nota sa dalawang string sa baba. Yung pinaka-first string, nag-drop D siya. So, kailangan natin ng tuner. Tuner, magda-drop D tayo. Bago kayo mag-drop D, kailangan nyo munang tanggalin yung kapo. Kasi pag naipit yan, minsan hindi siya ganun, hindi lumalabas kaagad yung totoong nota. Ayan, din na yan. And then, itong B, dinrap din niya sa A. So, from B, bababa tayo sa A. Kung wala kayong tuner, ang una niyong itono, yung B, gawin yung drop. So, ito yun. Saka niyo isunod yung isa. So, yun, nakadrop na tayo. So, drop A. Drop A ito, and drop D yung isa. So, lalagyan na natin yung kapo. So, pakinggan natin kung tama yung tunog. Yun, tama. Grabe, napakatalino talaga ni Ducci. Hindi ko alam kung talaga sinadya niya yun, o talagang hindi niya alam talaga kung ano talagang tono ng gitara kasi sabi niya sa akin, hindi daw talaga siya marunong gumasa ng chords ng gitara. Alam lang niyang tugtugin talaga pag naririnig niya. Kagaya yung mga kanta niya, may mga kakaibang chords siyang ginagawa pati doon sa mga ibang songs niya. Kaya napakagaling talaga ni Ducci. So yan, nakuha na natin. So kung gagawin na natin yung B-flat, D minor, E-flat, F, G minor, dalawang string na lang. Dalawang strings na lang ang pipindutin natin. Pero dapat naka
naka-mute yung taas pag nandito tayo sa baba. Para lang siyang power chords. Di ba? Madaling tugtugin. Kahit yung mga nag-uumpisang mag-gitara, kayang tugtugin itong binaliwala. Kasi dalawang strings lang. Basta magda-drop A kayo, and drop B, and then meron kayong apo. Hanggang natin yung instrumental. Mga nag-open string. B flat, C, and F. Ito yung mga open strings. Okay? Yan lang guys. And sana may natutunan kayo dito sa tutorials ng binaliwala. Kahit sino nag-uumpisa pa lang mag-gitara, kayang tugtugin itong binaliwala. Yung mga iba, kasi syempre yung iba nag-uumpisa lang din sa power chords. Yan o. Kaya-kaya nyo tugtugin yan. Ilang chords lang to? 4, 5. G minor, G minor, F, E flat, D minor, B flat. And abangan lang nung ibang mga songwriter natin dyan. Minsan pipili kami ng i-feature din namin dito sa mga videos na ginagawa namin. And malay nyo, yung kanta nyo na ang susunod natin na gagawin dito. Sana supportahan nyo guys, mga local musicians natin. Maraming magagaling dyan na hindi pa na-discover yung mga inaakala natin na hindi magandang nagawa natin na kanta. Baka pag narinig na iba yon, sobrang ganda pala para sa kanila yon. Kasi kung minsan pag tayo ang gumagawa ng kanta, parang pagpaulit-ulit natin yan at pinapakinggan, nagsasawa din tayo kasi tayong gumawa. Pero subukan natin iparinig sa iba. So wag nating itago, ilabas natin. Wag tayong mahihiya. May talent tayo. And kung dalaman yan ng sakit na naramdaman nyo, ilabas nyo lang. Kasi yung sakit din na nararamdaman na yon is mawawala pag nilabas nyo yung kantang ginawa nyo para doon. Okay? Yan lang guys. And maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe. This is Bobby Lim. Thank you. Para sa lahat ng umasa, pinaasa, at nagpaasa. Yan daw ang feels, kaya nabuo ang patot na hugot song ngayon na Binaliwala, na mayroon na ngayong higit sa 16 million views. Share ko lang ang bagong YouTube sensation na nagmahal, nasaktan, nagsulat ng mga hugot sa kanta. Ikaw na bala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Ito na raw ang bagong theme song ng mga pinaasa. Sinaktan, iniwan, at binaliwala. Sabi ka ng iba, kung nalagawan yung saya, hayaan mo. Ang kanta, Binaliwala. Gawa ng 26-year-old na si Michael Libranda ng Nueva Ecija. Sawiin sa pag-ibig si Michael noong gawin niya ang kantang Binaliwala. Kakahiwalay lang niya kasi sa kanyang girlfriend at halos 2 taon din ang kanilang relasyon. 2017 nang makilala niya ang girlfriend sa isang gig. Agad na napalagay ang loob nila sa isa't isa. Kaya naman, noong taon din na yun, naging official na in a relationship ang dalawa. Hindi ko alam, ba't nagusto ko siya? Siguro na sobrang bait niya, tulong sa kapwa, maalaga. Kaya nung nawala sa buhay ko, talagang ang bigat. Bigat. Pangatlong girlfriend na siya ni Michael. At for the first time, naging seryoso siya sa isang relasyon. Hindi pa masyadong matured yung pag-iisip ko ng mga nakarelasyon ko noon. Bali, matured na ako dito sa huli ko na to. Kaya, yun, sa kanya ako binuhos lahat talaga. Okay, lahat.
sa loob ng halos 2 taon, naging mas masaya ang kanilang pagsasama. Hanggang sa umalis papuntang Maynila ang kanyang girlfriend. 3 days siyang hindi nagparamdam sa akin. Hinahanap ko siya sa parents niya. Hindi pa daw din umuwi. At di din nila din alam kung nasaan. Yun, nararamdaman ko na na iba na, may iba nang nangyayari. Balik siya, masaya pa kami nung pagbalik niya. Kinabukasan, pagising ko, ala na. Pinuha na niya mga gamit sa kwarto. Magalitas ang ilang linggo, nakumpirma ni Michael, may iba nang boyfriend, ang kanyang girlfriend. Sa iba ko pa nalaman na, men, meron na siyang iba. Kaya yung mga panahon na nagpakalasing ako, doon ko naalala yung gitara ko na nakasabit sa kwarto ko. Siya yung naging sandala ko ng mga panahon na yun. So, binuksan ko, gawa ko ng cord. Hanggang sa dinamdam ko yung sakit. Ang lahat ng bubog at hubot ni Michael, inilabas niya sa bawat letra ng kanyang kanta. Hindi naman ako nagkulang. Binibigay ko naman lahat. Trabaho naman ako. Effort naman ako. Hindi ko magagawa yung kanta na yun kung hindi ako iba magmahal. Kasi ano yun, pinagpalit talaga niya ako. Pinagpalit niya ako sa may kaya. Sa may kotse, ganun. Matapos maisulat ni Michael ang kanta, nabidyohan naman siya sa isang bar. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Pagka-headless. Sa totoo lang, ayoko nang bumuklatin yung mga masakit na alaala ko. Gusto ko na lang maging masaya. Sana papasalamat ako kayo. Kasi siyempre, yung mga walang bagay, pero may darating na mas better na gano'n. Hindi tayo babayaan ni God. Sa ngayon, hindi ko pa rin masabi kung nakabubon na ako. Sa tuwing ginakanta ko yung kanta, talaga masakit. Hindi inakala ni Michael na sa pag-post ng video, magba-viral at napanood na ng 10 milyong beses. At dahil sa request ng mga netizen, nagkaroon ito ng studio version sa tulong ng producer at song arranger na si Marvin Lim o Babin. Isang araw, na-curious ako. Kinlik ko, pinanood ko. Nakita ko. Ang ganda ng kanta na to. Tinignan ko yung mga comment. May mga nakaano doon na wala bang studio version? Sa mismong araw ng pagkikita ni Babin at Michael, agad na ni-record nila ang kanta at inirelease kinabukasan. Di nagtagal, ipinroduce sa loob ng 5 araw ang official music video nito na ngayon ay nasa 17 million views na. Siguro kung iba ang kakanta ng kanta na yun, baka hindi rin ganun. Kasi siya nararamdaman niya talaga eh. Ramdam pa rin niya yung kwento ng kanta. Sa totoo lang, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon ni Michael magsulat ng kanta. Okay, love. Love, tumaga namin. Maraming salamat. Hindi dahil sa'yo, hindi ako titibay ng ganito. Hindi ko magagawa ito. Hindi ako magiging malakas na tao. Ikikip ko lahat ng sakit, ng saya na binigay mo sa akin ng mga panahon na magkasama tayo. Mapapakinggan na rin sa digital streaming ang kanta ni Michael na mamayagpag ito sa iba't ibang chart. Bilang kami yung distributor, makikita namin lahat ng stats ng mga client. Si Michael, yung one close na artist na kinapakinggan pa lang namin, medyo iba na yung pakiramdam namin. Feeling namin at that time na papatok sa mata. Nangyayari na nga. So, yeah. Matapos mag-viral ang video ng Binaliwala, mga netizens relate much. Ayoko na. Ang mga paandar online, susunod na sa pagbabalik ng Rated K. Ngayon, kaliwat kanan na ang covers. Mga nakakatawa. Ayoko na. At nakakaiyak na video ng mga aminadong binaliwala din daw sila. Ang isang ito, sinunog lahat ng mga regalo na binigay sa kanya ng ex. Nag-viral din ang lalaki nito. Halos maubos ang luha.
sa'yo. Nawala! Ang lalaki sa video na ito, ang 16-year-old na si Alvin. Kahit pangaraw, puppy love ang tingin ng iba sa naging 4 na buwan na relasyon nila ng ex-girlfriend. Hindi naman daw biro ang pagmamahal na ibinuhos niya. Linggo, pupunta po ako sa kanila. Papaalam po ako kay mama at kay papa. Tuwing alas 5 po, nag-chat po ako na I love you. Tapos nag-reply din po siya na I love you too. Pagkatapos ng 4 na buwan, bigla na lang daw siyang binlock ito sa messenger. Nag-ghosting! At nang tingnan niya ulit ang profile nito, ibang lalaki na ang nasa cover photo. Ano po kasi yung babae nagpapalasya sa akin? At may problema ako, pinapasaya niya po ako. Ang takip. Pinlock niya po ako. Kung napapanood mo ito, Julian, mahal kita. Mag-iingat ka palagi. Dahil heartbroken, mas pagtutuunan na lang daw niya ang pag-aaral. Isa rin sa mga nakarelate sa kanta, ang misteryosong babae na ito sa video. Malungkot ang boses habang kinakanta ang Binaliwala. Ang babae sa video ito, ang 24-year-old na si Abigail. At kahit pangaraw, halos 4 na taon na ang nakalipas. Bigla daw na nung balik ang sakit ng paghihiwalay nila ng kanyang ex-boyfriend. Nung nalaman ng parents ko na may anak na siya, sinabi ko sa kanya na ayaw sa'yo ng parents ko kasi may anak na. Yung parents ko, siyempre iniingatan lang ako. Until one time, dumating yung parang nagkaroon kami ng tingin sa office. Only to find out na may iba na pala. Powered ko din. Tapos nakita ko na paglabas ko ng room, magkayakap na sila dalawa. Na nung papalapit ako sa kanya, bigla sila na gano'n. Ay naghiwalay ng pagkayakap. So yun yung time na natauhan ako. Nagkatapuan lang naman daw sila ng dating nobyo. Pero itong lalaki, nagkaroon na pala ng ibang ka-fling na katrabaho din nila. Sa ngayon, naka-focus na lang daw sa trabaho itong si Abigail. Patutok ang maghintay para sa'yo. May binigay si Lord para sa'yo. Para kay Michael, pati na rin kay Alvin at Abigail, hindi man nasuklian ang pag-ibig na kanilang ibinigay, sinaktan at binaliwala man sila. Ang mahalaga ay nagmahal sila ng tapat at makaka-move on din sila. Maraming natuwa sa'yo kasi nakita nilang sincere ka. You're the best handler talaga. Thank you for being you, Jen. Kung naging successful kami na makita yung tatay niya, baka iba yung sitwasyon namin ngayon. Malay mo, magkakamilagro, di ba? Hey, siya, anong ginagawa mo dito? To say sorry, Jay. Sa akin nang galing yung mga photos mo nung iba pa yung itsura mo. Inutusan ako ni Sir Ellie, eh. Sabi na mama. Pero wala na ako sa stars. Gusto rin kitang makasama ulit, eh. Ang nalang mga station, di ba panlabas lang yun sa atin? Hindi ba talaga pwede maging tayo? Sorry, Anastasia. Franco, uwi na ako sa Manila. Baka gusto mong sumama sa Manila? Hindi, syempre. May shop ka dito eh. Sige, Franco, maraming salamat sa naipulong mga. Sige. Racing, just one touch got me going crazy. I need it every day. There's no replacing you. I want it all from everything. You make me your everything. Okay. Okay.
kay God bless, God bless. Ngayon lang ulit kita nakita dito, ha? Kaya nga, sorry, Father. Kasi umuwi ako sa La Union eh. Ngayon lang ako nakabalik. Okay. Tsaka alam mo na, salamat sa mga blessing. Yeah, that's good. Dapat naman talaga nagdadasal tayo hindi kung kailan lang may problema. Pero sa tingin ko naman sa aliwalas ng mukha mo, talagang wala ka namang problema. Oh. Ay, wala siya. Father, talaga, ano lang yan? Skincare, skincare. Ah. Pero Father, marami din akong problema eh. Alam mo na, mga bagay-bagay, tsaka yung mga hinahanap ko na ayaw magpahanap. Siguro ang kailangan mong ipanghanap yung puso mo at hindi yung mata mo. Tama po kayo. Father, baka naaabala ko na po. Hindi, okay lang. Ay, wait lang. Wait lang, Father. Oh. Anton, hello? Oo, nandito lang ako sa simbahan. Naka-uwi na ako ng Manila. Sige, punta ako dyan diretso sa office. Sige, okay. Ba't meron ka nito? Ako to. Bata ako, ito. Seminaryan pa ako niyan. Naku, Father. Influencer po yata kayo. Daming nakakakilala sa inyo. And then siguro active lang talaga yung aming Facegram dito sa parish. Kaya marami kami mga pinapost na pictures ng activities ng mga matatanda at saka mga bata dito sa community. Kaya madalas sila ako nakikita. Pero parang ano talaga na ang tagal na nito. Nung last time kasi na nandito ako, Father, may nakita po akong matanda na hawak nitong picture na to. Tapos gusto pa niya sanang kamustahin. Kasi wala po kayo dito, Father. So tumulong na lang ako. Buti na lang nahulog. Hindi ko na makalimutan, Father. Okay. Matanda? Sino yung matanda? Sana tinanong mo yung pangalan. Sino nga yun? Si Nanay Chona! Nanay Chona yung sabi niya sa akin, nag-work daw po siya sa seminary. Si Nanay Chona. Ang tagal na nun ah. Pasama kayo sa seminary noon. Tama. Matagal. Sana bumalik siya dito. Pero salamat naman at natulungan mo siya na iparating sa akin yung mensahe niya. Sige po. Text ko siya. Textmate kami. Good. Sige. Sabihin mo lang. Bumunta lang siya dito. Wala naman problema. Sige po. Gusto ko na rin siya makita. Tagal ko hindi nakikita ni Ate Chona. Thank you, Father. Sige. Balik ka lang dito ah. Balik ka dito. Anytime. Sige sila. Father, malapit na po yung mini bazaar natin. Malaking tulong po ito para sa fundraiser po natin. Father, huwag ko yung mawawala. Aasahan mo namin kayo doon. Oo, syempre. Pupunta naman tayo dyan. Pero ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa inyo dahil nakakatulong kayo sa ating parokya at saka sa mga maraming nangangailangan. Pwede po ba namin ipauna yung mga boxes namin para pumayaayos ko? Oo, okay yan. Alam niyo naman yung stock room sa likod ng parokya, di ba? Oo, madaming ano doon, madaming space pa doon. Nay, naisip ko mag-online selling na lang ito. Tutalin yung uso ngayon at hindi ko na kailangan lumabas para magtrabaho. Mas mapapantayad ko si Jim. Magandang plano yan, pero ano naman ang ititinda mo? Nay, ang dami kong pre-loved items. Ang dami kong lumang damit na hindi na magagamit, tsaka mga bags. Yung tambak na yun, magiging pera pa. Talagang desidido ka magtagal dito, kailangan mo ng source of income. Huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan ka naman ni Jen. Ay, speaking of, mabuti na lang at nag-text ka sa akin kanina na ipagtabi kita ng hapunan. Ha? Sige po. Nahanap ko na si tatay. Alam ko kung nasan siya ngayon. Alam ko kung saan siya mahanap. Gusto mo puntahan natin ngayon? Jane, ako ba? Anong point? Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Nakiusap na ako sa'yo. Huwag mo na siyang guluhin. Pare, may tatay mo, Jane. Ano yung gusto mo?
tanong. So pag nakita mo siya, sabihin mo, Father, ako yung anak niyo. Ha? Gusto mo siyang iskandaluhin? Yung buhay niya, yung buhay natin? Utak na yun, Jen. Tigilan mo na yan. Ganda ng place niya. Thank you. Welcome nga pala. Sayang wala yung isa naming friend dito eh. Umuwi ng kayo, may inaasikaso. Pero sana ma-meet mo siya next time. Sana. Dikit na kita ng juice. Wait ka lang dyan. Eh, huwag na, huwag na. Actually, katapos lang namin kumain eh. Medyo busog na din. Pero gusto ko sana mag-stay pero online seminar kasi kami sa photography. Kaya bounce na din ako. Sarah. Lance, salamat sa paghatid. Ingat! Anto, nice meeting you. Nice. Welcome ka lagi dito, ha? Bye! Bakit? Iba naman pala ang friend ko. Di hatid! May paper high mo yan. Baka naman may pinsa yan, ha? Charat! Grabe siya. Siya yung nag-offer sa akin na maghatid. Gusto niyo daw kayo ma-meet ni Jen. Kaso wala si Jen. Tatagin ba ako? Ano say mo, girl? Sabagay kayo. Check na check! Naol talaga, effective ang pag-move on. Hindi naman. Baby steps lang muna. Sinusunod ka lang sa breakup. Kailan ko lang gusto pang magpapahatid sa bagong kalandian sa bahay, Aber? Eh? So, naol talaga, effective ang pag-move on. Di katulad ng friendly natin. Kung babalik pa kay Jake. Oo nga, no? Ang tanong, may plano ba siyang mag-move on? Paano na si Papa Franco? Wala pa man din, busted na agad. True. Ewan ko sa loala ang yun. Close na kayo? Okay ka na? Ay, gusto mo ng coffee? Ikaw siya. Nahanap ko na yung tatay ko. Alam mo ba anong ironic? Matagal ko na pala siyang nakakasalang mukha. Siya yung pari dun sa sinisimbahan ko sa Manila. What are the odds? Congrats, Jen. Masaya ako pa sa'yo. Kasi, finally, nakita mo na yung taong bubuo sa'yo. Sayang wala ka dun, eh. Hindi ko naman siya mahahanap ni Dancer. Parang napapansin ko, nag-iba ka na sa akin. Hindi mo na ako pinapansin. May mali ba? Wala. Wala, Jen. Nagbago na ba isip mo? Masabi mo sa akin, mahal mo ko.
Niligawan mo ako. Wala na ba yun, Franco? Alam mo ba yung mga pinanggagawa mo sarili mo, ah? Bakit? Wala namang masama. Wala naman akong sabi. Ang issue si Jen at yung nararamdaman mo sa kanya. Hala? What? It's been a long time. O talaga yun mo, no? Tapos pa ka na, ilan ang naging anak mo sa asawa mo? Nagkaroon na ako ng isang anak, babae. So, yung anak mo... Anak, hindi kayo kailala. Iniwasan ko talaga yung alam niya kahit pangalan mo. And he's in the right place. Ano doon? Dordelax? Gusto ko lang talaga makilala mo. Ang Dordelax nga? Kung sino yung tatay ko. Di sa akin yun. Inom ko yung akin eh. Mini kay Jordan yung magiging lessons para pagdating ng pasukan ka lang na namin. Talaga? Wow! Napakasipag din naman. Eh, gusto kasi namin ni Jenny mag-valedictorian. Para hindi naman nasasayang lahat ng hirap at pangalaman. Okay, kainin ko na ngayon. Kainin ko na. Sino nahihirapan? Not me. Wow! Kuya, talaga na kalihirapan. Wala kami sa'yo. Oo, saguli. Ako naman, me. Clark, pero sana akong tatanong sa'yo. Nakalabahan mo pa ang sarili mo? At harap na kangayayot ko. Nag-workout lang po kasi ako. But you, Lola, you look great. Right! I know, like in Hollywood, eh. Ay, saguli! Ate yung pinsan mo, Kenny, oh. Oh, can I talk to him? Pinsan mo, ate yung Kenny. Pinsan, kamusta? Ayos lang, insan. Anak, hindi pa rin nagre-reply si Jake. Hindi rin niya sinasagot yung mga tawag ko. Galit pa rin siya. Paulit-ulit na lang yan.